Magandang araw, narito ang ating flash report para sa ikawalo ng Pebrero 2018 taon. Sa kauna-una ng pagkakataon na ilalunsad ng Committee Examiners for Martial Therapy sa ilalim ng acting chairperson, Dr. Mario S. Bakilot, ang isang malawakang meeting patungkol sa iba't ibang kaganapan sa pagmamasahe sa bansa. Ito ay dinaluhan na humito walang 30 mga DOH accredited training institutions, kabilang dito ang Asian Wellness and Spa Academy na dinaluhan ng inyong abang lingkod. Kabilang sa mga tinalakay ay ang committee updates, katulad halimbawa ng panibagong komposisyon ng CEMT, mga darating na eksaminasyon at marami pang iba. Ang isa sa pinaka-highlight ng nasabing meeting ay ang pagkakaroon ng pagkakataon ng ating mga kapatid ng mga LNT na Overseas Filipino Workers na magkaroon ng kanilang chance sa makapag-renew ng lisensya kahit na sila ay nasa ibayong dagat. Samantala, ayon sa ating bubuit, ay umalma ang isang mataas na opisyal ng kagawaran ng pangkalusugan nang malaman niya na nagkaroon ng animo anomalya sa nakalipas na eksaminasyon ng kagawaran ng pangkalusugan. Hindi malinaw kung aling eksaminasyon ang nabanggit na pinag-albortuhan. Hindi malinaw kung aling eksaminasyon na kung saan ay nagkaroon po ng bahagyang pag-alma ng nasabing opisyal. Subalit tiniyak ng nasabing mataas na opisyal na huwag mag-alala sapagkat ayon sa kanya ay magkakaroon ng tuluyang pagbabalasa ng komposisyon ng CEMT. At ito nga ba ang tinatawag nilang Chase's Coming? Abangan! Ang pagbabalitang ito ay handog sa inyo ng ACMAT o Alliance of Concerned Massage Therapists. Sa ngalan po ng Awsa o ng Asian Wellness and Spa Academy Incorporated, ako muli si Benjie Eugenio, isang LNT at in-situ holder na nagsasabing maraming salamat sa iyong patuloy na panonood. Hanggang sa muli, mabuhay!